Isa rin ba kayo sa mga nagtatrabaho bilang isang kasambahay? Kung oo, gaano ninyo kakilala ang inyong amo? Nakasisiguro ba kayo na wala silang mga sikreto? Magandang araw po sa iyo Kuya Barry at ganun na rin sa mga kasundo na walang sawang nakikinig ng inyong YouTube channel. Nais ko lamang ibahagi ang aking karanasan noong mga panahong naninilbihan pa ako sa aking amo. Pakitago na lang po ako sa pangalang Adelpha. Hindi ko po ito tunay na pangalan. Kuya Barry, lumaki ako sa Samar nang walang permanenteng trabaho. Hindi kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral sa kadahilanang kapos po kami sa pera. Pagsasaka lamang ang tanging hanap buhay ng aking mga magulang. Lima po kaming magkakapatid, kaya naman ay hindi sapat ang kanilang kita mula sa aming sakahan. Dahil doon ay napagpasyahan kong huwag na lamang akong tutuloy sa aking pag-aaral sa kolehiyo sapagkat naaawa ako sa kalagayan ng aking mga magulang. Batid ko kasing nahihirapan na sila at ayaw kong maging pabigat naman ako sa kanila. Noong huminto na ako sa aking pag-aaral ay tumutulong ako sa aming sakahan. Bali po alas 4 pa lamang ng umaga ay nagigising na ako upang maghanda ng aming almusal. At pagpatak naman ng alas 7 ay tutungo na ako sa aming sakahan. Sumama ako kina inay at itay. Ang ginagawa ko roon ay nagtatabas ng mga talahib sa paligid ng aming mga tanim. Hindi lamang talahib ang aking tinatabas, kung hindi ay kalakip na rin ang mga mahahabang damo na nagiging sagabal sa palibot ng mga pananim namin. Minsan nga ay tumutulong din ako sa pagtatanim ng mga mais, saging, kamuting kahoy at mga gulay. Tuwing araw naman ng Biyernes, nag-harvest kami sa aming mga taniman at dinadala namin sa bayan ito upang ibenta. Kahit papaano ay nauubos din naman ang aming mga paninda. Sapat na iyon upang mayroon kaming ipambili ng bigas at mga pangangailangan sa loob ng bahay. Ako ang sumasama kay inay sa bayan sa pagbebenta naman ng aming mga pananim. Isang araw, habang nakatambay kami sa palengke, ay may isang binata ang lumapit sa pwestong kinaruroonan namin ni inay. Nagpatingin-tingin ito sa aming mga paninda at kalaunan ay bumili rin ito. Napansin ko rin na panay sulyap sa akin ng lalaking iyon, ngunit hindi ko lamang ito binigyan pa ng kahulugan. Nang sumunod na mga araw, muli na namang bumili ng gulay ang lalaking iyon. Noong mga sandaling iyon, ako lamang ang nagbabantay ng aming mga paninda sapagkat hindi sumama si inay patungong bayan dahil masama ang kanyang pakiramdam. Sinamantala naman ng binata ang pagkakataong iyon upang kausapin ako. Nagpakilala siya sa akin at ganoon din ako sa kanya. Siya nga pala, itago natin siya sa pangalang Vicente, Kuya Barry. Noong una, wala akong kaalam-alam kung ano talaga ang intensyon sa akin ni Vicente. Hanggang sa napansin kong napapadalas na ang pagbili niya sa aming mga paninda at umabot na nga sa puntong hiningi na niya ang aking cellphone number. Ngunit wala pa naman akong cellphone noong mga panahong iyon, kaya ang ginawa ni Vicente ay sumama siya sa akin sa bukid. Gusto daw niya kasing pumunta sa aming bahay. Naging magkaibigan po kami nitong si Vicente. Madalas siyang pumupunta sa aming bahay. Minsan ay tinutulungan niya si Itay sa pagbibitbit ng aming mga panindang gulay at kamuting kahoy patungo sa bayan. Nagustuhan naman ni na Itay at inay ang kabutihang loob na ipinapakita ni Vicente. Habang tumatagal ang aming samahan bilang magkaibigan, ay nagulat na lamang ako isang araw dahil sa bagay na hindi ko inaasahan. Papaano ba naman Kuya Barry? Ipinagtapat ni Vicente na mayroong gusto daw siya sa akin at ibig niyang ligawan ako. Labis naman akong natuwa sa aking nalaman
dahil ang totoo ay matagal ko na rin gusto si Vicente. Dahil unang kita ko pa lamang sa kanya ay nabihag na ako sa taglay niyang kapugian. At ayun nga ang nangyari, niligawan ako ni Vicente at hindi nagtagal ay ibinigay ko rin ang aking matamis na oo. Walang mapagsidlan ang tuwang aking nadarama noong mga sandaling iyon sapagkat si Vicente ang aking first love. Siya ang lalaking unang minahal ko at minahal ako. Bali po 17 years old pa lamang ako nang maging magkasintahan po kami ni Vicente. Maayos naman ang aming pagsasama at naramdaman kong mahal namin talaga ang isa't isa. Mabuti na lamang at pinayagan ako ng aking mga magulang na magkaroon ng nobyo. Isang araw, habang naglalakad ako patungo sa aming taniman, ay bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Wala sa oras na napahawak ako sa aking ulo. Mabuti na lamang at hindi ako natumba sa aking kinatatayuan. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit nahihilo ako? Tanong ko habang napapahawak pa rin ako sa aking ulo. Maya-maya ay bigla akong nagsuka. Kinabahan ako noong mga sandaling iyon. Sa halip na didiretso ako sa taniman ay mas pinili ko na lamang na bagtasin ang daan pabalik sa aming bahay. Kaagad kong sinabi kay inay ang tungkol sa nangyari sa akin. Anong sabi mo? Nahihilo ka at nagsusuka? Aba-aba, baka naman buntis ka, Adelpha! Sambit ni inay sa akin. Namilog ang aking mga mata dahil sa tinura ng aking ina. Wala akong kaalam-alam na ang pagkahilo at pagsusuka ay isa pala sa mga sintomas ng isang buntis na babae. Ngunit natatakot ako dahil may nangyari po sa amin ni Vicente noong gabing magkatabi kaming nakatulog. Nanginginig ako habang iniisip ang mga posibilidad kung sakaling nagbunga nga ang ginawa namin noong mga sandaling iyon. Dahil sa labis at takot ay hindi ko na inilihim kay inay ang tungkol sa nangyari sa amin. Inamin ko sa kanya na totoong may nangyari nga sa amin ni Vicente. Bakas na bakas sa mata ng aking ina ang labis na pagkadismaya dahil sa kanyang natuklasan. Naku, Adelpha! Buntis ka! Kaya mo bang buhayin ang batang nasa sinapupunan mo? Naghihirap na nga tayo, anak eh, tapos dadagdag pa yan. Paninermo ng aking ina. Noong una ay hindi niya napigilan ang magalit sa akin dahil sa maaga kong pagbubuntis. Ngunit kalaunan ay unti-unti niya ring natanggap na ang katotohanan. Hindi nagtagal, nakumpirma naming buntis nga talaga ako at dahil doon ay nagsama kami ni Vicente bilang mag-asawa. Mabuti na lamang at hindi niya ako tinakasan. Habang palaki ng palaki ang aking tiyan, Kuya Barry, naisip ko na mahihirapan kami ni Vicente kapag ka nanganak na ako dahil wala kaming naipong pera. Ibig kong magkaroon kami ng ipon upang kahit na papaano ay mayroon kaming magagamit para sa aming magiging anak. 2 buwan pa lamang naman ang aking ipinagbubuntis, kung kaya't naghanap ako ng trabaho na makakayanan ko. Tinulungan naman ako ng aking kaibigan. Mayroon daw kasing naghahanap ng katulong. Hindi ko na sinayang ang pagkakataong iyong, Kuya Barry. Kaagad kong sinabi kay Vicente at sa aking mga magulang ang aking binabalak na magtrabaho sa Maynila upang makapag-ipon ako para sa aking panganganak. Wala rin naman kasing permanenteng trabaho itong si Vicente. Sa una, hindi ako pinayagan ng aking mga magulang na magtrabaho, ngunit pinilit ko po sila. Wala na silang nagawa kung hindi ay ang pumayag na lamang. Nangako rin ako na 3 buwan lamang ako sa Maynila at kapag kalumaki na ang aking tiyan ay uuwi na ako sa aming probinsya.
Lumipas ang ilang araw, tumungo na ako sa Maynila. Nakapagsimula na ako ng aking trabaho bilang isang kasambahay. Hindi pa naman gaanong malaki ang aking tiyan, kaya naman ay malaya pa akong nakakakilos. Bago ako tumungo sa Maynila, ay sinulat ko sa papel ang cellphone number ni Vicente. Makikitawag na lamang ako kapag ka nakarating na ako sa Maynila. Mabuti na lamang at mabait ang aking amo. Binigay niya sa akin ang kanyang isang cellphone dahil hindi naman daw niya ito ginagamit. Naku po, ay laking pasasalamat ko dahil kahit papaano ay nagkakausap po kami ni Vicente sa probinsya. Maswerte ako talaga sa aking amo dahil mabait siya at mapagbigay. Isang buwan lang kami nagkasama sa bahay na iyon dahil sa isang pangyayaring hindi ko inaasahan. Adelpha, may sasabihin ako sa iyo ha. Ibinenta ko na itong bahay ko. Pupunta na kasi ako sa Canada. At ikaw, patuloy pa rin naman ang pagtatrabaho mo rito bilang isang katulong. Pero iba na ang magiging amo mo. Wika ng aking amo na labis ko namang ikinalungkot. Ano po ang ibig niyong sabihin? Magkakaroon ako ng bagong amo sa bahay na ito? Tanong ko naman sa kanya. Oo, tama. Naghahanap din kasi siya ng katulong kapag ka nakalipat na siya rito. Huwag ka na lang umalis dahil may trabaho ka pa rin naman dito. Kaso nga lang, bago na ang iyong amo at hindi na ako. Sige, basta pagbutihin mo ang iyong trabaho ha, Adelpha. Sagot ng aking amo. Hindi ko lubos akalaing magkakaroon ako ng bagong amo. Wala rin akong kaide-ideya kung ano ang mukha at ugali na magiging amo ko. Nang sumunod na mga araw, umalis na nga ang aking amo sa bahay sapagkat dumating na ang bumili ng kanyang bahay. Napatingin ako sa babaeng magiging amo ko. May katandaan na ang kanyang mukha. Sa tingin ko'y parang 55 or 60 years old na siya. May kaputian na rin ang hibla ng kanyang mga buhok. Magmula ngayon, ako na ang magiging amo mo sa pamamahay na ito. Huwag kang mag-alala, mabait naman ako. O nga pala, tawagin mo na lang akong madam ha? Wika niya sa akin. Tumango lamang ako at saka ngumiti. Maya-maya ay ipinakilala niya sa akin ang kanyang pangalan. Itago na lang natin siya sa pangalang Felisa. Tinanong niya rin kung ano ang aking pangalan at kaagad naman akong nagpakilala sa kanya. Habang nakatingin siya sa akin mula ulo hanggang paa, napansin ko na parang kakaiba ang kanyang tingin nang dumako na sa aking tiyan ang kanyang mga mata. Tila malagkit ang pagkakatitig niya sa aking tiyan at tila mayroong ibang kahulugan. Tumikhim ako dahilan ng kanyang pagngiti. Buntis ka ba, Adelpha? Tanong niya sa akin nang makabawi siya sa pagkatulala. Kaagad naman akong sumagot sa kanyang tanong. Sinabi ko na buntis nga talaga ako at 3 buwan na ang aking dinadala. Natanaw ko ang saya sa kanyang mga mata nang malaman niyang buntis ako. Mayroon pa nga siyang sinabi na kaya raw mabango dahil buntis pala ako. Dahil nga sa mga salitang iyon, bigla akong naguluhan. Hindi ko po maintindihan kung anong ibig niyang sabihin. Hindi ko rin alam kung anong klaseng bango ang tinutukoy ng aking bagong amo. Ganun pa man, hindi ko na lamang iyon itinanong sa kanya. Ipaghahanda ko siya ng masarap na pagkain para sa kanyang hapunan. Kararating lang niya kasi at batid kong nagugutom na siya. Nagpaalam na ako sa kanya na tutungo na ako sa kusina upang ipagluto siya. Ngunit bago iyon, tinanong ko muna kung anong klaseng pagkain ang nais niyang ihanda ko. Huwag mo na akong ipagluto, Adelpha. Ako na lamang ang bahalang maghanap ng pagkain ko mamayang gabi. Sagot sa akin ng aking amo. Wala sa oras na napakunot ang aking noo dahil sa sinabi ng aking amo.
naguguluhan ako kung anong ibig niyang sabihin. Tinanong ko siya kung bakit sa gabi pa siya maghahanap ng pagkain. Ayon sa kanya, mas gusto niya raw kumain kapag kagabi dahil nakakain niya ang gusto niyang kainin. Mas lalo lang akong nagulat at naguluhan dahil sa mga salitang iyon. Hindi ko lubos matumbok kung ano nga ba talaga ang ibig niyang sabihin o ang gusto ng aking amo at anong klaseng pagkain na gusto niyang kainin tuwing gabi. Nais ko pa sanang magtanong sa kanya, subalit mas pinili ko na lamang manahimik, baka isipin niyang masyado akong mausisa. Mula nang nagkaroon ako ng bagong amo, Kuya Barry, hindi na ako nakampante sa loob ng bahay. Pakiramdam ko talaga ay mayroon talagang mali na nagaganap sa loob ng bahay na iyon. Tuwing gabi, napapansin ko na palaging bukas ang pintuan ng kwarto ng aking bagong amo. Tuwing nagigising kasi ako sa kalagitnaan ng gabi at tumutungo sa banyo, kapag pumunta ko rito, hindi ko maiwasang mapadaan ng kwarto ng aking amo. Napapakunot na lamang ang aking noo kapag nakikita kong nakabukas ang pintuan nito. Dahan-dahan akong naglalakad patungo sa pinto at pasikretong sinisilip ang kwarto ng aking amo. Maraming gabi ko nang napapansin na wala siya sa loob ng kanyang kwarto. Hindi ko rin alam kung saan siya pumupunta. Imposible namang mayroon siyang importanteng pinupuntahan tuwing kalagitnaan na ng gabi. Iyon ang oras ng pahinga. Habang tumatagal ako sa loob ng bahay na iyon, mas lalo akong nilalamon ng kuryosidad. Pakiramdam ko ay mabigat ang aking loob sa aking amo. Hindi ako komportable sa kanya kumpara sa dati kong amo. Isang gabi, nagising ako dahil naiihi po ako. Bumangon ako at saka pinihit ang daan palabas ng kwarto at patungong banyo. Nang napadaan ako sa kwarto ng aking amo, nakita kong nakabukas na naman ang pintuan nito. Napahinto ako. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa loob ng kwarto ng aking amo. Ibig kong alamin kung naroon ba siya sa loob. Nang makarating ako sa tapat ng pintuan, dahan-dahan akong sumilip sa loob. Malawak ang espasyo sa loob dahil malaki ang kwarto ng aking amo. Nang makasilip ako, nagulat ako sa aking nakita. Bumungad sa aking mata ang aking amo. Nakataligod siya at walang suot na damit. Tila ba mayroon siyang inilalagay sa kanyang buong katawan na parang lana o langis. Hindi niya ako napansin sapagkat abalang-abala siya sa kanyang ginagawa. Panaytingin lamang ako sa kanya habang siya naman ay patuloy pa rin sa panghahaplas ng parang lana sa katawan niya. Wala siyang kaalam-alam na palihim akong nakatingin sa kanya. Habang nakatayo ako sa gilid ng pintuan, naramdaman ko ang pagkalam ng aking lalamunan na naging dahilan ng aking pag-ubo. Ang ubong iyon ay lumikha ng ingay, kaya naman ay wala na sa oras na napalingon ang aking amo sa direksyong pinanggagalingan ng aking ubo. Mabuti na lamang at mabilis akong nakapagtago. "Sino yan? Adelphi ko ba yan?" gulat na tanong ng aking amo. Tinakpan ko ang aking bibig upang maiwasan ang muling pag-ubo. Dahan-dahan akong humakbang papalayo sa pintuan at natatakot kasi ako na baka makita niya ako. Naglakad na ako patungong banyo. Natagalan ako sa loob dahil sumakit ang aking tiyan. Mahigit 10 minuto ang aking iginugol sa loob ng banyo. Nang makalabas na ako, tinaha ko ang daan patungo sa loob ng aking kwarto. Habang naglalakad ako, nanlaki ang aking mga mata dahil nakasalubong ako ng isang malaking aso. Itim na aso at parang nagbabaga ang mga mata nito. Napahinto ako sa aking paglalakad. Bigla akong nagtaka kung bakit may aso sa loob ng bahay na iyon, gayong wala namang kaming alagang aso.
Habang nakatingin ako sa aso, naramdaman ko ang unti-unting pangangatog ng aking tuhod. Kinilabutan talaga ako. Ramdam na ramdam ko rin ang pagtatayuan ng aking mga balahibo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noong mga sandaling iyon. Tila ba ako'y naistatwa sa aking kinatatayuan dahil hindi ako makaalis? Tulong! Tulong! Sigaw ko habang takot na takot ako. Sinadya kong sumigaw upang marinig ako ng aking amo. Iniisip ko kasi na baka susunggaban ako ng malaking aso. Ngunit sa halip na atakihin niya ako, tumakbo ito palayo sa akin. Dahil doon, nakahinga ako ng malalim. Kaagad naman akong tumungo sa kwarto ng aking amo upang sana'y sabihin sa kanya na mayroon akong nakitang malaking aso sa loob ng bahay niya. Ngunit laking gulat ko dahil wala sa kwarto ang aking amo. Saan siya nagpunta? Nandito lang siya kanina ah. Sambit ko na lamang habang iginagala ko ang aking mga mata sa paligid. Nagbabakasakali akong masilayan ko ang aking amo. Ngunit hindi ko talaga siya nakita pa. Tumakbo na lamang ako pabalik sa aking kwarto. Isinarado ko ang pintuan at nilak ito ng maigi. Takot na takot ako ng mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung bakit habang tumatagal ay mas bumibigat pa ang aking pakiramdam sa loob ng pamamahay na iyon. Hindi ko na napansin at lumipas na ang ilang buwan. 7 na ang aking dinadala. Malaki na ang aking tiyan. Nagdesisyon akong umuwi na sa aming probinsya sapagkat mayroon naman akong naipon na. At isa pa, pinapauwi na rin ako ni Vicente at ng aking mga magulang. Paminsan-minsan ay nakakatawag pa rin naman ako sa kanila sa probinsya. Nag-aalala na sila kung bakit hindi pa ako umuwi lalo na't palaki na ng palaki ang aking tiyan. Isang umaga, nagpaalam ako sa aking amo na uuwi na ako sa probinsya. Ang buong akala ko ay papayagan niya ako. Ngunit nagkamali ako ng aking akala. Hindi siya pumayag na umuwi ako sa probinsya kahit pa alam niyang malaki na ang aking tiyan. Sa susunod na buwan na lang daw ako umuwi dahil wala pa siyang nahahanap na bagong katulong. Wala akong nagawa kung hindi ang pagbigyan na lamang ang aking amo. Sa paglipas ng maraming araw, 8 na ang aking dinadala. Bilog na ang aking tiyan. Nahihirapan na rin akong yumuko at magtrabaho sa bahay. Panay pa rin ang kamusta at pangungulit sa akin ng aking mga magulang, pati na rin si Vicente. Gustong gusto talaga nilang umuwi na ako. Ngunit nabigo na naman ako dahil hindi ako pinayagan ng aking amo. Hindi ko alam kung bakit ayaw na ayaw niya akong pauwiin sa aming probinsya gayong malaki na po ang aking tiyan. Madam, kailangan ko na pong umuwi sa amin habang hindi pa ako nanganganak. Malaki na po ang aking tiyan at kailangan nasa poder ako ng aking asawa. Wika ko sa aking amo. Nagpupumilit na talaga ako na payagan niya akong umuwi sa aming probinsya. Ay naku Adelpha, wala pa akong nahahanap na bagong katulong ha. Maghintay ka lang, makakauwi ka rin sa inyo. At saka huwag ka mag-alala. Kung sakaling dito ka manganak, di naman kita pababayaan eh. Akong bahala sa iyo. Sagot ng aking amo. Tinapik pa nga niya ako sa aking balikat at saka ngumiti pa. Maya-maya ay dumako ang kanyang paningin sa aking malaking tiyan. Napakalagkit ng kanyang pagkakatingin na parabang ayaw niya itong alisin sa aking tiyan. Aba, ang laki ng tiyan mo, Adelpha. At ang bango pa! Sambit ang aking amo. Nagulat naman ako sa kanyang itinuran. Ano pong mabango? Teka, alin po ba, madam? Gulong-gulong tanong ko sa kanya. Wala yun. Huwag mo na itanong. Sagot ng aking amo at saka ngumiti sa akin. Ang kanyang tingin ay mayroong nakatagong kahulugan at ganoon din ang kanyang ngiti.
inaamin kong naiinis na ako sa kanya dahil ayaw niya akong payagang umuwi. Hindi niya rin naibigay ang aking panghuling sweldo na idadagdag ko sana sa aking ipon. Pakiramdam ko ay gumagawa siya ng paraan upang hindi ako makaalis talaga sa kanyang bahay. Hindi rin ako makatakas dahil palagi siyang nakabantay sa akin. Lumipas nang lumipas ang maraming araw. 9 na buwan na ang aking dinadala. Nakatayo ako sa terrace habang unti-unti kong nararamdaman ang sakit ng aking tiyan. Pakiramdam ko ay manganganak na ako. Ang sakit na iyon ay mas lalo pang lumala. Parang manganganak na talaga ako. Noong mga sandaling iyon, Kuya Barry, ay wala sa bahay ang aking amo. Mayroon itong nilakad. Mga kapitbahay, tulungan niyo po ako. Manganganak na po ako. Malakas na sigaw ko habang nakahawak ako sa aking tiyan. Hindi ko na kaya ang sakit na paikot-ikot sa aking baywang at tiyan. Mabuti na lamang at dumating ang aking mga kapitbahay. Dinala nila ako sa pinakamalapit na ospital. Matagumpay naman pong nairaos ang aking panganganak. Kuya Barry, lalaki po. Lalaki ang aking anak at laking tuwa ko dahil sa wakas ay lumabas na din siya. Nagpasalamat naman ako sa aking mga kapitbahay dahil sa ginawa nilang pagtulong sa akin. Lumipas ang 2 araw. Ako'y nag-aalala dahil hindi alam ng amo kong nanganak ako. Kaya't nang makauwi ako sa bahay ng aking amo, imbis na galit ay tuwang-tuwa ang amo ko nang masilayan nito ang aking napakalusog na anak. Kaagad nitong kinalong at pinagmasdan. Hinalik-halikan pa nga ito sa pisngi. Napakabango talaga ng iyong anak, Adelpha. Sambit ng aking amo. Ngumiti lamang ako at kinuha ko ang aking anak sa kanya. Para bang ayaw pa nga niya itong ibigay sa akin eh. Humingi naman ako ng dispensa at ipinaalam ang pangyayari. Katakatakang hindi po nagalit sa akin ang aking amo. Naintindihan daw niya. Kinagabihan, hinihili ko ang aking anak upang ito'y patulugin. Hindi nagtagal ay nakatulog din ang aking anak. Pagod na pagod ako at nangangalay na ang aking mga kamay, kaya naman ay laking pasasalamat ko noong natulog na nga siya. Bandang 12 ng gabi, nagising ako upang umihi. Sinulyapan ko ang aking anak. Mahimbing naman siyang natutulog. Dito ka lang muna anak ha, iihi lang muna si mama. Bulong ko sa kanya na wari bang naririnig niya ako. Bumangon na ako at iniwan ang aking anak sa loob ng aking kwarto. Tinaha ko ang daan papunta sa banyo. Maya-maya'y nakarinig ako ng iyak at iyon ay ang iyak ng aking anak. Hinayaan ko lamang iyon dahil iniisip kong nagising lamang siya. Hindi ko naman matiis dahil ing-ihi na ako. Nagpatuloy lang ako sa aking pag-ihi habang patuloy rin sa pag-iyak ang aking anak. Ngunit habang tumatagal ay palakas ito ng palakas, kaya naman nag-alala na ako. Binilisan ko ang aking pagkilos at nang makarating ako sa loob ng aking kwarto, tila ba nagimbal ang aking mundo. Nasaan na yung anak ko? Anak, nasaan ka na? Sigaw ko nang makita kong wala na sa higaan ang aking anak. Nanlaki ang aking mga mata dahil duguan na ang kanyang higaan. Inilibot ko ang aking mga mata upang hanapin ang aking anak. Nakita kong nakabukas ang bintana. Teka, bakit bukas itong bintana? Sarado ito kanina. Sinong halima ang tumangay sa aking anak? Napuno ng takot, pangamba at pag-aalala ang aking dibdib, Kuya Barry. Tumakbo ako patungo sa loob ng kwarto ng aking amo upang sana'y humingi ng tulong. Ngunit nagulat ako dahil wala ang aking amo sa kanyang kwarto. Nakabukas lang din ang pintuan nang datnan ko ito. Biglang kinabahan ako at naisip kong aswang ang aking amo. Aswang siya! Tinangay niya ang aking anak!
Parang mababaliw ako noong mga sandaling iyon. Tumalon ako sa bintana at tumungo sa labas. Nagbabaka sakali akong mahahanap ko ang aking amo dahil malakas ang aking kutob na siya ang tumangay ng aking anak. Nakita ko rin ang mga dugo sa bintana. Patunay na sinaktan ng amo ko ang anak ko. Doon ko napagtanto na ang bagong amo ko ay isang aswang. Kaya pala ayaw niya akong pauwiin dahil mayroon siyang masamang balak sa aking anak. Halos mabaliw na ako sa kasisigaw sa labas at hinahanap ang aking anak. Binagtas ko ang kalye hanggang sa makarating ako sa kakahuyan. Hindi ko alintana ang mga batong naaapakan ko. Takbo lamang ako ng takbo kahit wala akong tsinelas. Ang liwanag ng buwan ng siyang nagsisilbing ilaw noon ng mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung saan lupalop ko hahanapin ang nawawala kong anak. Daladala ko ang pagsisisi habang nagsisisigaw ako at patuloy na hinahanap ang aking anak. Umaasa lang ako na matagpuan ko pang buhay ang aking anak. Bumalik ako at nagpatulong ako sa aming mga kapitbahay at maging sa mga pulis. Ngunit bigo kaming matagpuan ang aking amo at ang aking anak. Sa kasamaang palad, Kuya Barry, hindi ko na nakita pa ang aking anak, maging ang aking amo. Kung ano-ano na ang pumasok sa isip ko. Malamang ay biniktima ng aswang na iyon ang aking kaawa-awang anak. Dahil sa pangyayaring iyon, labis-labis ang aking pagsisisi nang ako'y makauwi sa aming probinsya. Maging ang aking mga magulang, lalong-lalo na si Vicente, ay palagi akong sinisisi dahil sa nangyari. Ngunit wala na rin kaming magagawa dahil huli na ang lahat. Isang malaking aral ang natutunan ko sa buhay na wag basta-basta maniniwala sa mga ibang tao. Kapag ka mayroon tayong pagdududa sa kanilang mga ikinikilos, maging maingat tayo at lumayo na lamang sa kanila upang hindi tayo mapahamak. Kuya Barry, dito ko na po tatapusin ang napakasilumuot kong karanasan nang magtrabaho ako bilang isang kasambahay. Isang kasaysayan ang hinding-hindi ko na malilimutan habang ako'y nabubuhay sa mundong ito. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Barry. Maraming salamat po kung sakaling mapiling niyo pong basahin itong aking kwento sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Adelpha. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Barry, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ako nga po pala si Raul. 61 years old na po at ngayon ay namamalagi dito sa probinsya ng Kamsur kasama ang aking asawa. Malalaki na rin po ang mga anak namin ngayon at nagpapahinga na lamang kaming dalawa sa buhay. Maghapong nasa bahay, minsan nagbabantay ng mga apong naiiwan tuwing may trabaho ang mga magulang nila. Masaya naman kami sa narating naming dalawang mag-asawa. May magagandang trabaho ang mga anak namin dahil itinaguyod naming makapagtapos silang lahat. Kuya Barry, isa po akong retiradong pulis. Halos 35 taon din ako sa serbisyo, kaya naman paminsan-minsan ay hinahanap-hanap ng katawan ko ang araw-araw na pagtatrabaho bilang isang alagad ng batas. Ang ikukwento ko po sa inyo ngayon ay may kinalaman sa isang kaso na hinawakan ko noong edad 50 pa po ako. Veterano na sa larangan ng serbisyo publiko pero malayo pa sa pagiging retirado. Tuwing naaalala ko iyon, Kuya Barry, ay naiisip kong ang bilis lang talagang lumipas ng panahon. Parang pumikit ka lang at pagdilat mo, nasa dulo ka na ng karera.
malapit na sa katapusan. Tungkol sa isang sorbetero ang kasong iyon. Namamatay sa bayan namin ang mga babaeng 6 na buwan pataas ng buntis. Kuya Barry, hindi ko na po lamang papangalanan pa para sa privacy ng mga nakatira doon. Sa unang bilang namin ay umabot sa 5 ang natagpuang patay sa kani-kanilang kwarto. Butas ang mga tiyan at parabang sapilitang kinuha ang mga hindi pa naisisilang na mga bata mula sa kanilang sinapupunan. Wala man lang bakas o ebidensya na iniiwan ang mga salarin, kaya umabot sa 6 na buwan ang kaso na wala man lang kaming nahahanap na kahit anong lead. Siyempre po, wala pa noong CCTV at bihira din ang mga cellphone na may kamera, kaya naman walang ibang pagkukunan ng impormasyon kung hindi sa mga taong nakatira malapit sa mga biktima. Unang pinagsuspetsahan namin ay isang tulak. Namataan daw sa iskinita noong gabing namatay ang isa sa mga buntis. Sabi ng nakakita, nadaanan daw niya ang lalaki sa may iskinita. Nakasandal daw ito sa pader na parang may hinihintay. Baka customer o kung anuman. Madaling araw, habang umiihi ang witness sa labas ay nakita niya ulit ang tulak palabas sa iskinita. Tumatakbo ito na parang takot na takot daw. Agad naming kinwestiyon ang nasabing tulak. Umamin naman ito na nagbebenta siya ng droga sa ganoong oras sa iskinitang iyon, ngunit hindi raw siya ang may gawa ng pagpatay sa nasabing buntis. Wala rin kaming mga bagay na magpapatunay sa kanya na siya ang may gawa ng krimen. Kaya kasong may kinalaman lamang sa droga ang ipinataw namin sa kanya. Nagpatuloy ang aming imbestigasyon. Kahit ang mga asawa ng biktima ay ini-interrogate namin. Baka kasi sakaling nasa kanila ang tunay na may gumawa. Maraming leads kaming sinundan na dead end lahat. Akala namin ay hindi na namin malulutas ang pinakamatinding krimen na nangyari sa kasaysayan ng bayan namin. Hanggang sa may nabiktima ulit. Madaling araw nang biglang naabutan ni Marcelo, 35, ang asawa niyang walang buhay na sa kama nila. Butas ang tiyan katulad noong mga nakaraang biktima. Parang baliw si Marcelo na nagsisisigaw sa gitna ng kalsada upang humingi ng tulong. Agad naman kaming rumisponde kasama ang isang ambulansya. Wala kaming nakuhang kahit anong ebidensya galing kay Marcelo. Pero isa sa mga kapitbahay na na-interview po namin at nagbigay ng importanteng testamento. Si Mary, 21 years old, pauwi galing sa group study para sa thesis daw niya. Dumaan daw siya sa gilid ng bakuran nila Marcelo. Noong makita niya ang isang lalaking tumatakbo palabas habang may bitbit na kung anong kulay pula. Balot ang kamay, mukha at ang damit ng lalaki na may kulay pulang likido. Kilala ni Mary ang lalaki. Tinukoy nito na ito daw ay si Manong Temyo. Kuya Barry, sorbetero si Manong Temyo. Halos 2 dekada na sa lugar naming nagtitinda ng sorbetes sa mga bata. Halos lahat ata ng tao sa bayan namin ay kilala ang kalembang ng degulong niyang galon ng sorbetes. Kahit mga anak ko po ay paboritong suki ni Mang Temyo. Bukod kasi sa malinis ay laging masarap ang mga timpla. At saka hindi ko ripot maglagay sa apa si Mang Temyo. Hindi pa naman kami sigurado na siya nga ang salarin.
ang pinanghahawakan lang namin ay testimonya ng isang dalagang malamang ay lasing na umuwi galing sa kunwaring group study nila ng mga kaklase niya. Kaya plinano namin ng maayos ang mga gagawin upang kung si Mang Temyo nga ang may kasalanan ng lahat, hindi siya basta-basta makakatakas. Pinasundan namin siya sa ilang pulis namin na eksperto na sa mga ganitong kaso. Kumontak din kami ng ilang kasabwat na sibilyan para manduhan ang ruta ni Mang Temyo sa tuwing umaga habang naglilibot ito. Sa gabi naman, laging may rumorondang kotse sa palibot ng bahay niya upang masundan ang bawat galaw niya. Mag-isa lang po si Mang Temyo sa buhay niya, Kuya Barry. Kaya naman mas naging madali sa amin na buntutan siya araw at gabi. Halos isang linggo namin itong ginawa. Hanggang sa isang hating gabi, nakita naming lumabas si Mang Temyo sa bahay niya na hindi naman niya ginagawa sa ilang araw naming pagmamanman sa bawat galaw niya. Tumawag agad sa presinto namin ang mga officer. Agad kaming sumakay sa kanya-kanyang sasakyan upang sundan si Mang Temyo. Isa lang ang sumusunod na malapit kay Mang Temyo para na rin hindi kami mapansin. Naghihintay lang kami sa kontak sa radyo kung kailan kami pwedeng gumalaw. Maya-maya'y tumigil daw si Mang Temyo sa isang bahay at umakyat daw ito sa second floor. Nagulat na lang kami sa iniradyo ng isang officer na sumusunod sa kanya. "Boss, siguradong hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko. Tumalon po si Mang Temyo sa second floor," sabi ng sumusunod na pulis. Nagkatingin ang kami ng mga kasama ko. Nang tuluyan nang nakapasok si Mang Temyo, doon na kami gumalaw. Pinalibutan kaagad namin ang bahay. Tatlo kaming pulis na sapilitang nagbukas ng pinto nito. Lumabas ang lalaking asawa siguro ng balak biktimahin ni Mang Temyo. Gulat na gulat sa nakita niya. "Oh, anong gagawin niyo?" "Boss, huminahong ka. May kriminal sa kwarto ng asawa mo. Tumabi ka muna para maabutan namin ang mamamatay taon ayun." Tugon ko sa kanya. Agad namang tumabi ang lalaki kahit naguguluhan nito. Binuksan namin ang pinto. Tumambad sa amin ang isang eksenang hindi ko malilimutan sa buong buhay ko, Kuya Barry, kahit siguro hanggang sa pagtanda ko po. Nakapaibabaw si Mang Temyo sa tulog na buntis na babae. Nakalabas ang halos dalawang talampakang dila at tila ba binubutas nito ang tiyan. Ni hindi man lang nagising ang buntis na babae sa ginagawa ni Mang Temyo. Kalaunan, nalaman ko na kaya pala hindi nagigising ang mga buntis sa ganoong pagkakataon ay winiwisikan niya ito ng pulbos na pampatulog. Para bang nag-alangan pa kaming itaas ang aming mga armas dahil sa aming nakita. Ngunit nahimasmasan din kami at agad na tinutukan si Mang Temyo. "Mang Temyo, itaas mong kamay mo!" Sigaw ko sa kanya. Ngunit hindi halata ang takot sa boses ko. Maya-maya'y lumingon si Mang Temyo sa amin at doon ko nakita ang maugat niyang mukha. Ang matang parabang nanlilisik na kulay pula at matatalas ng ngipin na pinagigitnaan ang napakahabang kulubot na dila. Napatitig ito sa amin. Bigla na lang itong tumalon. Ang buong akala ko, Kuya Barry, talaga ay susugod ito sa amin. Ngunit hindi. Umatras ito patungo sa bintana at saka walang pagdadalawang isip na tumalon ito palabas. Nakadalawang putok ako sa dingding ng kwarto. Ngunit hindi ko ito tinamaan ni Anino ni Mang Temyo.
agad namang kaming bumaba ng bahay. Naabutan ko na hinahabol ng mga kasamahan ko si Mang Temyo na nag-anyong aswang. Gulat na gulat kami sa aming nasaksihan. Ngunit sumunod ako sa mga tumatakbong kasamahan ko. Rinig na rinig ko. Siguro po mga 5 beses na putok tapos ay wala na. Sinundan ko ang pinanggalingan ng putok at naroroon. Pinalilibutan ng lampas 1 dosenang pulis ang walang buhay na katawan ni Mang Temyo. Nakahandusay sa kalsada. Nakalabas ang kanyang napakahabang dila. Ayon sa forensics, 2 bala ang tumama sa kanyang dibdib, 1 sa balikat at 2 sa ulo na tuluyang pumatay dito. Kahit na natuklasan namin Kuya Barry ang kanyang lihim, ay naawa din kami. Inilibing namin ang bangkay ni Mang Temyo sa 1 lote na nasa katabing bakod ng sementeryo. Hindi po kasi pumayag ang pari ng simbahan namin na isama ang katawan ni Mang Temyo sa libingan ng mga totoong mga tao. Ayon pa sa pari, demonyo daw ang mga tulad ni Mang Temyo. Mga salot sa lipunan na kailangang purgahin ng mga tulad naming alagad ng batas. Matapos naming ilibing ang bangkay ni Mang Temyo, kinausap kami ng 1 sikat na albularyo sa amin. Ang sabi niya, may lahing tik-tik daw talaga si Mang Temyo. 1 uri ng aswang na humahaba ang dila at paborito ang mga hindi pa naisisilang na anak ng mga buntis na babae. Dagdag pa niya, may 1 residente pa raw ng bayan namin ang nagtatago lang bilang 1 normal na miyembro ng mga tao. Marami sa kanila ay kontento na daw sa kinakaing alagang hayop tulad ng manok o baboy. Minsan daw mga ligaw na pusa o mga tambay na aso sa daan. Pero sabi niya, dadating daw ulit ang araw na hindi makukontento ang mga ito sa mga karning hayop lang. Sigurado raw na may 1 tutulad kay Mang Temyo. Pagbibigyan ng tawag ng gutom at kakain ulit ng 1 buhay na tao. Magmula po noon Kuya Barry, hanggang sa huling araw ko sa serbisyo, wala nang iba pa kaming nahuli na kalahi ni Mang Temyo. Siguro po, nakita din nila kung papaano namin hinanting ang tulad ni Mang Temyo at alam din siguro nilang hindi sila sasantuhin ng mga tulad naming tapat sa serbisyo. Magpasa hanggang ngayon ay hindi ko po malilimutan ang karanasan na iyon. Hindi pa rin po ako makapaniwala Kuya Barry na nakakita na po ako ng 1 aswang. Hindi ko pa rin maalis sa aking isipan kung bakit nila nagagawa ang pumatay ng tao. Siguro po hindi rin nila alam at hindi rin nila mapigilan. 1 kakaibang krimen ang aking hindi na malilimutan habang nabubuhay po ako, na 1 aswang na nagpanggap bilang 1 sorbetero. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Raul. At ito naman po ang ating 3rd kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry, at sa lahat ng mga suking tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rico. 16 anyos, 1 estudyante at kasalukuyang nakatira sa 1 mataong barangay sa lungsod ng Maynila. Naisip ko lang pong ibahagi sa inyo ang karanasan namin ng aking kaibigan nang minsang tumira din kami sa Pampanga.
Alam ko pong walang maniniwala sa amin dahil sasabihin nila na ang aming karanasan ay bunga lang daw ng pagiging matatakutin naming mga bata. Ngunit minsan, hindi naman lahat ng iyon ay purong walang katotohanan. Ipapauna ko na lang pong sabihin na ang aswang po ay totoo. Minsan nagpapanggap silang mga kauri natin para wag silang makuyog ng taong bayan. Siyempre, itinuturing silang salot sa ating lugar noong araw at maging magpahanggang ngayon. Ito pong kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari taong 2006 at ako'y 8 taong gulang pa lamang noon. Mayroon akong kaibigang kasama po noong naging saksi sa pagkakakita namin ng isang aswang. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Harvey. Kagaya ko po ay 8 taong gulang lang din si Harvey at pareho kaming nasa grade 3. Kami ay matalik na magkaibigan. Ang aming mga magulang din kasi partikular na ang aming mga nanay ay magkababata din noong araw. Higit pa sa tunay na magkapatid ang turingan namin sa isa't isa, Kuya Barry. Sabay kami kumakain noon at naliligo sa lugar na tinatawag nilang Taldawa o Ilog. Halos hindi kami mapaghiwalay ng aming mga magulang dahil sabay din kami sa pagpasok sa paaralan at gayon din naman sa pag-uwi. Isang araw, uso po noon ang sabungan ng mga kalapati. Nakita naming mukhang masaya ang ganoong gawain na naging dahilan para makapagdesisyon kami ng aking kaibigan na si Harvey na mag-ipon ng pera para makabili din kami ng kalapati. Makagawa ng kanilang bahay at pagkain. Sabi kasi noong kakilala kong nag-aalaga ng kalapati, malaki na raw ang kita niya sa pagsasabong ng ganoon. Bawing-bawi ang kanyang puhunan. Kuya Barry, sa totoo lang, medyo nasilaw din ako sa kanyang sinabi dahil kahit sugal na matatawag ang ganoong klaseng gawain ay nagkakapera naman kami at makakatulong pa sa aming mga pamilya. Kaya naman, kinausap ko ang aking kaibigan at sinabing mag-ipon kami ng pera. Labis ang tuwang nadarama ko nang pumayag si Harvey at sinabi niyang tutulong siya sa pag-iipon. Kung kaya, Kuya Barry, yun na nga, araw-araw nagbubuklod kami ng mga barya na sasapat sa aming planong pagbili ng kalapati, mga pagkain at para sa bahay din ito. Nakakatawa nga po, Kuya Barry, dahil sa isang araw nakakarami kami ng pera na naiipon, lalo na't binibigyan kami ng aming mga kaklase dahil gusto raw nilang suportahan ang ginagawa namin. Maliban pa doon ay inaabutan din kami ng aming mga magulang ng sapat na pera para sa pambaon sa eskwelahan. Kaya naman nadadagdagan ang aming ipon hanggang sa umabot na nga ito ng 1,000 piso. Pagkalipas ng ilang araw, napagpasyahan na din naming bilhin ang kalapating matagal na naming inaasam-asam. Nagpaalam kami sa aming mga magulang ng araw na iyon para maaga kaming makarating sa bilihan ng kalapati. Ang alam kasi naming bilihan ng mga kalapati ay nandoon po sa bandang liblib na baryo sa Pampanga. Bagamat may kalayuan din ito sa aming bahay, Kuya Barry. Ipagpaumanhin nyo na din po sana na hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar sa Pampanga bilang respeto po sa mga naninirahan at mga residente sa lugar na iyon. Sabik naming pinuntahan ang baryong iyon gamit ang bisikleta namin. Halos 1 oras din ang itinakbo ng aming biyahe
hanggang sa makarating kami sa isang medyo madilim at mayayabong na kagubatan. Maya-maya'y nagtanong-tanong kami sa mga residente hanggang sa matuntun nga namin ang matandang lalaking nagtitinda ng mga kalapati. Nasa tila pusod na yata ng kagubatan ang kanyang tirahan. Mag-isa lang po siya at mukhang walang kasama. Pagdating namin sa kanyang tahanan, naabutan namin siyang nagsisyesta sa kanyang silyang tumba-tumba. May suot na salaming itim sa mata ang matanda, kaya hindi ko tuloy alam kung natutulog ba siya o nakadilat. Tingin ko ay sobrang tanda na po ng edad ng matandang lalaking ito, Kuya Barry. Bakas naman kasi sa kanyang panlabas na anyo ang panghihina at kakulangan sa lakas. May tungkod kasing nasa gilid ng kanyang kinauupuan, kaya naman nagpatao po kami na kaagad naman niyang tinugon. Lumapit kami ni Harvey sa matanda at kinamusta ito. Ang sabi naman niya ay ayos lang naman daw siya. Sabay tanong kung ano ba ang sadya namin sa tahanan niya gayong kayliblib na raw nito. Medyo nakaramdam ako ng pagkabalisa dahil gumaralgal ang boses po ng matanda. Parang sabik siyang makita kami, Kuya Barry, sa hindi magandang paraan. Medyo kinabahan tuloy ako sa paraan ng pagtitig niya sa amin. Nang lumapit ako sa kanya para magbigay galang sa pamamagitan ng pagmamano ay napasinghap ako. Grabe, Kuya Barry, para siyang hindi naliligo. Amoy isda na parang nabubulok na laman ang kanyang amoy po, kaya naman kahit masusuka na ako ay nagkunwari pang ayos lang ako at yumuko na lang. Nagulat na lang po ako nang masulyapan ang nilalangaw niyang mga paa na napansin kong kay daming sugat. Kinalabit ako ni Harvey. Bakas din sa mukha ng aking kaibigan ang kanyang pangdidiri, bagamat nanatili pa din kaming magalang. Bumulong siya sa akin, sabay-sabing tanungin ko daw si Manong kung may alam ba siyang nagtitinda ng mga kalapati. Kung kaya, kaagad kong nilingon ang matanda at saka nagtanong. Ang sabi niya ay oo, at siya daw mismo ay nagbebenta sa mga nasabing kalapati. Hindi ko alam, Kuya Barry, kung bakit parang biglang sumigla ang nasabing matanda na animoy naka-jackpot. Gayunpaman ay ipinagsawalang bahala ko na lamang iyon. Sabi niya, dekalidad daw ang mga alaga niyang kalapati. Sa loob ng 3 araw na pag-iinsayo ay sigurado siyang matututo daw kaagad ang mga ito. Na-excite kami ni Harvey, kung kaya't sinabi ko sa matanda kung pwede ba kaming tumingin sa mga sinasabi niyang mga kalapati. Kaya naman tumango ito kaagad sa amin. Anya, hintayin daw namin siya at kukunin lang niya muna ang mga kalapati. Tuwang-tuwa si Harvey. Sabi niya sa wakas ay makakabili na din kami ng kalapati na kay tagal na naming inaasam-asam. Ewan ko ba, Kuya Barry, kung bakit nasabi ko sa kanya na huwag muna siyang magsaya? Medyo nagdududa po kasi ako sa ikinikilos ng matanda. Para po kasing may kakaiba sa paraan ng pagkakangisi niya kanina bago umalis. Naalala ko pa nga, Kuya Barry, humalakhak pa nga si Harvey sabay sabi sa akin na huwag ko raw pagdudahan ang matanda dahil maayos naman itong nakikipag-usap sa amin. Ilang saglit lang, lumabas ang matanda na dala-dala ang kalapating sinasabi niya sa amin. Nagulat ako dahil may kalakihan iyon at mataas din ang tindig. Namamanghang tinanong ko ang matanda kung magkano ang kalapating daladala niya
na sinagot niya naman ng 200 daw. Grabe, sobrang mura po iyon Kuya Barry para sa isang kalapati. Kaya iyon na nga, binili namin kaagad ito. Noong paalis na kami, ay nilingon ko ulit ang matanda. Nagulat ako nang makitang nakatitig siya sa amin na tila mabalasik ang paraan at parang naglalaway pa. Kinabahan ako ng sobra, kaya naman inaya ko nang umalis si Harvey. Saka tinanong ko sa kanya kung wala ba siyang napansin sa matanda. Tumitig siya sa akin at sinabing, "Mukhang kalapati si Manong." Sabay tagtawanan at nagmadali na kami sa paglabas sa kagubatang iyon. Nagpatuloy lang kami sa pagbibisikleta. Nakangiti lang kami habang tinatahak ang mabato at malupang daan. Maya-maya'y may narinig kaming mga lumilipad na ibon sa itaas namin at parabang sinusundan kami nito. Ngunit binaliwala lang namin ito. Iniisip na baka grupo lang ito ng mga ibon na may balak na lumipat ng ibang direksyon. Kaya naman tumingala kami ni Harvey. Hindi kami nagkamali. Ang nakita namin ay mga kalapati nga. Maya-maya'y nakita namin ang isang kalapati at piniling dumapo nito sa isang sanga. Pero sobrang nahindik ako Kuya Barry nang matitigan ang kanyang itsura. Parang may dugo ito sa mga mata nito. Tapos nanilisik na nakatingin ito sa amin. Napahinto kami ni Harvey at tumitig dito. Ilang saglit lang, parang bumibigat ito. Nagulat na lang kami nang parang bumibigat at bigla na lang lumaki mula sa kinadadapuan ang kalapati. Kaya yung nabili namin, bigla ko nabitiwan. Huli na para habulin namin ang kalapating nabili namin Kuya Barry. Mas natuon kasi ang aking atensyon sa kalapating nakasampa sa sanga na biglang nagbago talaga ng anyo. Nagkaroon ito ng makintab at nangingitim na balat. Ang kanyang dila ay biglang lumawit at humahaba, samantalang nagkorting tao ito. Kaya naman napamura kami ni Harvey. Minwestrahan ko si Harvey na bilisan ang pagpadyak ng kanyang bisikleta sa takot na maabutan kami nito. Ngunit sa kasamaang palad, mabilis itong nakalipad papunta sa harapan namin. Napahinto kami ni Harvey at napatingin sa kanya. Gulat na gulat ako Kuya Barry dahil sigurado po ako kahuwig ng aswang ang matandang lalaking nagbenta sa amin ng kalapati. Kung kaya't hindi na kami nag-atubili pang ipadyak ang aming mga bisikleta. Lumihis kami ng daan. Binilisan namin ni Harvey ang pagpadyak nang may makasalubong kaming isang mama na mukhang tricycle driver. Nagsisigaw kami ni Harvey at humingi kami ng tulong sa nasabing mama. Pumara ito sa amin at tinanong niya kami kung anong nangyari sa amin. Nanginginig na ikinikwento namin ni Harvey na hinahabol kami ng matandang aswang na nagpanggap bilang tindero ng kalapati. Nagulat ang mamang driver kung kaya't sinabi niyang sumakay na daw kami sa kanyang minamanehong tricycle. Isinampa namin ang aming mga bisikleta sa likuran ng tricycle. Sabay pinaharurot na ni Manong driver ang kanyang pagmamaneho. Habang kami ay bumabaybay, ay nagsalita itong si Manong driver. Ayon sa kanya, ay parang mayroon na daw siyang narinig na ganyang kwento dati. Kung kaya't kaming dalawa ni Harvey ay natigilan. Makalipas ang ilang saglit ay nakarating kami sa kalsada na naging dahilan para makahinga na kami ng maayos. Kailaki po ng pagpapasalamat namin kay Manong driver dahil inalalayan pa niya kami ni Harvey sa aming mga tahanan. Pagdating ko po sa bahay ay mahigpit kong niyakap ang aking inay at ikinuwento ang mga nangyari.
Naging isang malaking aral para sa akin ang nangyari sa amin ni Harvey. Magmula po noon ay napagdesisyonan na lang namin ng aking kaibigan na huwag nang mag-alaga ng kalapati. Baka kasi mamaya hindi lang kami takutin ito, kung hindi baka tuluyan ding lamunin kami. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Salamat po ng marami at magandang araw po sa inyo. Lubos na gumagalang, Rico. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.